tayo sa Philippines Uncut. Buddy Kunanan, your host, is still in London, hoping that our Aquaman is going to cross safely, victoriously, to get to Paris from London. At mapapanood niyo po yan bago tayo magtapos kung anong mga kaganapang nangyayari sa London. Samantala, ako ho ang inyong substitute host, Cecile Guidotti Alvarez, at ang ating pong usapan ay nauukol sa mahalagang serbisyo ng PAO para sa mga mahihirap at higit na nangangailangan ng legal assistance. Napag-usapan na po natin kanina yung road rage na naganap dun sa nagbibisikleta. Ngayon naman, sundan natin ang kwento tungkol sa naganap naman dun sa second death na naganap rin sa kalye, na initan ng traffic na dapat talaga ay ma-regulate. So, please continue. Yun nga po, araw ng Biyernes, July 29, past 9 o'clock, di umano may nakabanggaan itong si John de la Riarte sa EDSA corner Makati. Motorsiklo ito? Opo, na kotse. And then after, yun nga, hinuli siya ng MMDA, and then may mga pulis, dalawa, pinusaasan siya. At ang sinasabi ng pulis, nandila pa at dumura itong si sa lupa. So, tinanggap namin po ang request ng family araw na ng Lunes, pero di umano na autopsy siya ng Sabado ng gabi ng isang NBI doctor. Namatay? Opo, namatay siya ng na binaril ho siya di ba? Itong si John de la Riarte. So, daladala nila yung sulat ng HPG, spot report, na dalawa daw ang tama, 2 gunshots. Yung human sketch naman ng NBI ay 4 ang entrance wound sa harap ng kanyang katawan. So, sabi nila, aling kaya ang tama rito, attorney? Sabi ko, kailangan ng re-autopsy. So, nag-request sila ng re-autopsy or post-mortem exam para malaman din natin kung murder ba to. Kung kaya nabaril, dahil lalnaban. Kasi sa tama po, makikita kung murder, kung homicide, kung defense wound or incapacitating wound lang ang kanyang tinamo. So, ni-refer po natin kay Dr. Erpe na nag-autopsy sa loob ng mahigit 2 oras. Ano nangyari sa autopsy report, Doc? Ang una po, one question kasi kaya nag-request sila ng autopsy dito, ay sa report po ng HPG, ay 2 lang daw po ang tama noong biktima. Ayon po doon sa resulta naman ng NBI examination, 4 naman daw po, no? So, naguluhan sila. Kaya ang tanong po sa kanila, sino po ba ang nagsasabi ng totoo? Ito po bang HPG o yung NBI? Kaya nag-request po sila sa Public Attorney's Office, sa Forensic Laboratory, para examinin po itong body ng kaanak nila. Ginawa po namin yung examination noong Martes, at lumabas po sa examination namin na 5 beses siyang binaril. 5 beses? Opo. Natagdagan pa sa report ng Opo. Mabuti na lang pala nandiyan kayo to in order to intervene. Ang lumalabas po ay 7 ang kanyang gunshot wounds. 7? Opo. 5 yung entrance wounds. 2 po yung exit wounds. Yung 4 na entry wounds ay dito po sa harap ng katawan niya. Dito sa may itaas na may malapit sa balikat, isa po dito sa may malapit sa liver, at isa sa pelvis, at isa po dito sa upper thigh. Yung 4 na yon sa harapan. Sobrang po. Sobrang galit naman yun, yung pagpapatok na yun. At ang isa pa na discovery namin na hindi lumabas doon sa examinasyon ng NBI, ay meron po siyang tama ng baril sa likod, sa likuran. At yun po yung panglima na entrance wounds na nakita namin. At yung ang isa pa hong what is important dito ay yung malapitan po ito mga putok na ito. Yung tama po niya sa may balikat sa dibdib dito ay dikit po yung barrel. Oo, terrible. Dito naman po ay napakalapit, yung tawag po namin, near contact fire yung tama dito. Dito naman po sa pelvis na yung bala ay pumasok pa sa loob ng abdomen niya, at saka yung isang tama dito ay malapitan din po. Napakalupit, ano? Opo. Opo, sunod pong magkasunod so, na tama po yon. Mabuti na nahuli na ba yung bumarel? Ang sabi po, nasa restrictive custody ng HPG. Pero yung sa likod,
Natama niya. Yung sa parehong baril ba? Isang baril lang? Ito po ang isang baril lang maganda po yung tanong ninyo dahil sa tingin po namin base do sa analysis namin mukhang 45 caliber ang ginamit doon sa mga tama sa harapan ng katawan. Pero dito po sa likod either a 9mm caliber or 380 caliber. So magkaibang baril po yung ano. So pong, kung ganun, hindi lang isang tao ang pagbibintangan sa pagpatay. Opo. Eh, na-discover na ho ba ito? Opo. Doon po sa report ng HPD, ang sabi ay isa lang daw po ang bumaril sa kanya at dalawang beses siya binaril. Uh-huh. Dito po sa ano, lumabas sa pag-autopsy investigation namin, yung, investigation uh-huh. namin, na yung tama po niya sa likod ay acute angle uh-huh. na maaaring na-sustain niya, tinamaan siya ng nakadapa. Uh-huh. Ang ibig sabihin po nito ay nakatalikod siya, binaril pa rin. Nakadapa, maaaring bumagsak na siya noon nung binaril po siya dito sa paa. Talagang galit, ano, nakikita mo sa pagbabaril ng ilang beses. Mm-hmm. Opo. Hindi mo pwedeng masabing self-defense, wala kang masasabing gano'n, nakita mong may salarin talaga, may krimen na nagkaroon. Meron po, opo. Tsaka dito po yung tama niya dito sa may dibdib niya, dito sa kaliwang bahagi, ay ano po, dikit na dikit yung ano, mukhang pinres po ng gusto yung barrel bago ito ipinutok. Pero all because of a car accident between a car and a motorcycle. Yes. Yun lang ang pinagmulan. Yun lang ang pinagmulan. Pinapalabas po nilang drug addict. Sabi, eh, may clearance eh. Papasok sa trabaho, bagong trabaho, as VIP driver ng isang malaking bangko. Mm-hmm. Eh, bakit naman kukuha ang bangko ng drug addict? So, may clearance husa sa barangay na wala sa listahan ng mga drug users. At meron usang clearance ng drug pre-use siya. Oh, negative ang drug test niya. Negative. So, alam mo, napakahalaga talaga nitong ginagawa ng ating Pangulo na panlaban, the war on drugs. Uh-huh. Pero meron talagang mga iba naman na ginagamit, mm-hmm. di ba? Parang dinadivert nila eh. Ginugulo nila yung programa. Ginugulo yung programa ng War on Drugs. At kung merong sariling alitan, maaari mong gamitin na drugista. Kanya mahalaga talaga itong ganitong ito investigation talaga na inyong pinatupad. Ngunit na niniwala ba kayo na ito ngayon ay mabibigyan ngayon ng katarungan sa nagaganap na Ako ay naniniwala na ang ating Pangulo ngayon. Mismo ay hindi ito tolerate ito at hindi natin tolerate at ang ating po Secretary of Justice Vitaliano Aguirre ay talagang nagpapahayag na hindi naman tama na itong tao ay motorista na mapayapang mamamayan ay basta na lang sasaktan at papasok sa opisina. Opo, tsaka yung ang masakit po, may belt bag siyang pula. Eh, may pera po yun, 30,000. May testigo po tayong bata na binilang pa sa harap niya bago umalis. Yung kanyang tito John, 30,000 na tigi 1,000. Tapos yung girlfriend niya, siya nag-ayos ng wallet, may 3,000 plus yung laman. Eh, naisoli na lang 300 piso nung patay na itong si John. O, di may robbery po ito. Tsaka po yung sa EDSA, naka-poses na ng patalikod. Eh, bakit sinamasampal? Bakit sinusuntok? Bakit sinisiko? Bakit sinasaktan? Naku. Violation ng anti-torture law yan. Torture na ho ito. Opo. Mm. Publicly, sa EDSA, ano magagawa ng ganyan? At kung tumila na lang. Ganun ho ba kagad? Napuposasan ka para sa traffic regulation? Di ba dadalin lang kayo magagawa ng report? Kata-kata kayong bigla kang poposasan for... That's really unbelievable, ano. Opo, tsaka kahit sabihin nyo na nagtatalo yung nagkabanggaan, ay di, pacify mo lang. Oh. O, pag-usapan ho natin sa presinto to. Oh, tayo na ho sa presinto, pag-usapan ito. Kulang po tayo. I-check lahat. Kasi kung lahat naman tayo kumisan na nagkakaroon ng little problems sa traffic, ay alam naman natin na papakiusapan, kukunin, meron ka bang... At tanong mo kagad, meron ka bang insurance, ano? At saka gusto mong sabihin, hindi ko kasalanan. Yun lang naman ang kailangan magawa. Mm-hmm. Hindi kailangan barilan. Mm-hmm. Kaya sabi ko, ito laban ito, itong kasong ito ni Mark Vincent, tsaka ni John Villarriarte, laban ito ng lahat ng motorista. Oo. Laban ito ng lahat ng may kotse, may motor, may bisikleta,
na nagtatravel sa mga kalye, na ikaw dapat safe ka. Hindi ka dapat patayin, hindi ka dapat suntukin, hindi ka dapat saktan. Mm-hmm. At ikaw ay may karapatan. Kaya nga sinasabi ng Pangulo, human rights with dignity. Mm-hmm. Eh, diba? Ito mahalaga ito eh. Dapat talaga yung code of ethics talaga eh. Mm-hmm. Masundan ng mga driver o kung sino mang motorista. Pero magandang pinag-usapan itong torture dahil mainit na kaganapan ngayon, anong panahon ng batas militar, marami rin pong naaaping ganito and the question of torture. Ang PAW ba noon, or even later now, may assistance na nabigay sa mga biktima ng batas militar? Yung pong Philippine Commission on Human Rights, sa pangunguna ni dating General Lina Sarmento, ngayon nalagay ho sa dyan, ay nag-request sa amin na kumaari yung mga public attorneys natin ang magnonotaryo ng mga claims ng mga Marcos victims. So ayun po, tuloy-tuloy po ang assistance ng PAW sa kanila. At maging doon sa mga sumusuko naman ngayon na mga drug pusher, drug user at gustong magbagong buhay, yung mga public attorneys po natin nationwide ay atin pong pinahintulutan na sila po ang mag-take ng oath. At actually, 100,000 na po ang nag-surrender sa buong kapuluan. Oo nga, napakarami at napakahalaga ngayon ang issue ng rehabilitation. Ano? Mm-hmm. Kami na sa larangan ng Earth Savers or International Theater Institute, sinasabi namin na sa rehab, magagamit talaga ang healing and transformative power of the arts sa rehab program. Kanya na napakahalaga talaga na tinututukan. Kasi narinig namin, isa ring woman leader sa PAGCOR naman, tutulong daw sila sa rehab. Mm-hmm. Magandang nababandila ang paninindigan ng isang babaeng attorney na kampyon ng mga nasa napakamahirap na sitwasyon. Hindi ho ba? So, isa pa rin talagang pumasok sa kamalayan ng ating mga mamamayan ay yung pagtindig mo para ipaglaban ang karapatan sa edukasyon. Ito ay umiikot at gustong malaman ng mga tao ano na ba ang nangyari. Kasi kami, ano, as UNESCO Artists for Peace, and it's the UN program Education for All. Napakahalaga at saka ang susi talaga para malagot ang tanikala ng kahirapan ay sa edukasyon eh. Opo. Mm-hmm. Kanya nung ipinaglalaban ninyo yung si isang cadet si Kodia, Jeff Aldrin Kudya po, na makagraduate nakatapos naman, naka-empathize ho kami dun sa mga magulang na alam namin na pinaghirapan na talagang makatapos at yung bata makatapos dahil napakahalaga ng pagtatapos dahil yung diploma mo nga ang kailangan mo para makahanap ka ng trabaho. Oo nga po. Doon pa yata ikaw nahimatay sa debate eh. Ay, sa ano po yun eh, Prescon, dahil nagmamakaawa po ako sa Korte Suprema. Uh-huh. And bang kasi yun, sana po ako ay pabigyan na ng diploma sa PMA. Kaso po later, ang pinabigay lang po ay transcript at wala pong annotation na naka-earn siya ng degree na Bachelor of Science. Eh, dahil tapos naman niya lahat ng academic requirements eh. At ang tataas pa ng grade sa conduct, sa behavior, puro 100. So, bakit hindi ka ako niyo bigyan? Ang sagot ng Supreme Court, academic freedom daw yun ng PMA. Kung magbibigay ng diploma o hindi. Sana alam po ninyo, napakahalaga. Kung talagang mayroong malaking katiwalaan na ginawa yung bata, siguro talagang yun ang disciplinary action. Ano? Pero kung nahuli sa kwento, nahuli, o ano, at kung humingi na ng tawad at naayos, sana yung karapatan para sa edukasyon ay hindi nawawaldas. Opo kasi talagang dinamdam ho ng tatay ni Aldrin, ni Kadet Kudya yung nangyari. Kaya at age of 52 years old lang, na-stroke po siya. Oo, napakalungkot. And up to the present time, hindi pa rin po siya nakakalakad na maayos at hindi nakakapagsalita. Sabi ko nga, pag napigyan siguro ng diploma ng PMA, baka makapagsalita na si Mang Renato. Pero talagang makabagbag ng damin po ito, dahil nanay din ako. Naintindihan ko yan. Pinaghirapan nilang patapusin yung anak,
mahirap na buhay. At saka dalawa, yung mag-asawa ay retire, ano sila, ay nag-retire sa Navy. Mm. Hindi naman sila sinasabing rebelde dahil... Oh, they're in the armed forces service. Opo, ano? Naging Navy sila eh. Ilang dalawang mag-asawa. Kaya lang, nag-OFW yung tatay, nanay. Meron pa bang possible appeal? Kasi merong bagong administrasyon. Maaring, pwede pa po kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Pinoy, wala naman siyang in writing na desisyon na wag bigyan ng diploma. So pwedeng mag-appeal pa siguro ito kasi... alam ko yung damdamin ng mga magulang eh, yung akalain mong naapi ang iyong anak. Ganun ang nangyari rin sa my father-in-law, yung tatay ni Sonny Alvarez. Nung nakita yung ginawang torture and salvaging nung kapatid ni Sonny, na heart attack, tapos namatay. Napakahalagang unawain yung... sinasabing damdamin ng mga tao. I think importante yung sinasabing have a heart. Opo. Oo. Kahit diploma meron man yung, lang sana, bigyan nila. So, at saka policy talaga yung education for all. Eh. Inclusive, transformative, karapatan ng bawat bata na mabigyan ng ganitong... nasa constitution nga natin, even ngayon, K-12 pa nga. The right to education is so important. Kanya, mabuti nga, katulad ng sinabi nyo, TESDA nandyan to try and retrain, di ba? Education din yun para dun sa mga nagbabalikang mga overseas workers natin na nawalan ng trabaho sa Saudi. Kanya... sana talagang meron talagang damdamin o bukas. At saka yung sinabi ng ating Pangulo na ayaw niyang nakikitang nag-iintay ang mga tao, yung readiness right away for applications, sana talaga ay mapatupad ng husto. Dahil napakahalaga yun para maibsan ang hirap ng mga tao. Kanya, we want to applaud... the work of PAO. Ang anak ko nga nun, minsan nagsilbi rin sa PAO. Kanya alam namin kung ano ang talagang damdamin o adhikain ng PAO, ng paglilingkod bayan. So, siguro bibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipabahagi pa kung ano pang mga mahalagang nalalaman ninyong suliranin ng mga tao na pwede nilang itakbo sa PAO. Ang PAO po, meron din po tayong serbisyo na mediation and conciliation. Ah, okay. Halimbawa, may away pamilya, away mag-asawa, pwede po lumapit sa amin para pa-advise sila. Meron tayong legal advice, meron tayong documentation, yung mga affidavit po, basta wag lang commercial document. Pag commercial kasi, mga didopsel sa private na yan, kasi may money involved. Mga affidavit of loss, ayan, mga undertaking, pwede po sa PAO yan. So, meron po tayo mga pagtulong sa mga laborers natin. Ayun, malaga. Sa mga nangungupahan, sa mga magsasaka, sa mga guro, at sa ating mga pulis na gumanap lamang ng kanilang tungkulin up to SPO4. Yung talaga nagtanggol lang ng sarili yung ating pulis o ating militar. Pero kung nag-violate po kayo ng batas, ay hindi namin kayo kakampihan. Pero kung tinugunan niyo lang ang tawag ng tungkulin sa bayan, at kayo'y nakapatay dahil sa pagganap ng tungkulin, ipagtatanggol namin po. Ayun. Sa ganyang magandang balita, tayo po ay magtatapos sa ating kwentuhan ukol sa paglilingkod bayan ng PAO. Salamat kay Attorney Persida at gayon din kay Doctor. Nais lang po namin ngayon na samahan niyo kami, panoorin naman ninyo ang ating sinasabing events in London, kasama na po ang training na nagaganap. At habang papanoorin ninyo yan, ay nais po naming magpaalam. Nais naming banggitin sa inyo, huwag niyong kalilimutan ang tipanan ninyo dito sa Philippines Uncut on GNN, Sunday night at 9 and Monday morning at 10. Habang wala po si Buddy, ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, ang magiging substitute host ninyo para maging paaralang bayan nito para sa mga kailangang paglilingkod sa ating mga kababayan at para magkaroon ng paliwanagan na uukol sa mga maiinit na issue na nagaganap sa ating lipunan. Mabuhay ang Pilipinas!
Well, we formed the first Filipino movement, or 1FM Inc., as an organization to organize, sponsor, and promote landmark and historical accomplishments by Filipinos all over the world. Now, we did this with the objective of showing the Filipino people and the entire world that we Filipinos can do anything if we can put our minds and hearts to it, and if we come together as one people and one nation. This swim was the first swim by Filipinos across the Robben Island Challenge from Cape Town to Robben Island, where Nelson Mandela was imprisoned for many, many years. Now, we did this to celebrate the late Nelson Mandela, who was a very inspiring figure for us Filipinos and for all peoples around the world. And we also did this to thank South Africans for their help during Typhoon Yolanda. As you know, a contingent of South African nurses and emergency technicians and volunteers came and helped with the rebuilding of the town of Palompon in Leyte. Now, what we did was, two of our swimmers, Betsy Medalla and Julian Valencia, who are both triathletes and very good sports people, they swam the Robben Island Challenge in about 3 hours. Today we're making history between two countries, South Africa and the Philippines. The water is freezing, but today two Filipinos is trying to attempt to swim in between Robben Island and, of course, Big Bay here in South Africa, right down by Bloberg Strand. 1 hour 51. How much further? You probably got about a K, Betsy. What was amazing about it is they did this swim despite the fact that the area had a lot of great white sharks, really, and the water temperature would go down to as low as 11 degrees. So that was really a big challenge for us, and Julian and Betsy did the country proud and did us proud and became the first Filipinos and first Asians in history to swim from Robben Island to Cape Town. So, nandito na po kami sa Cape Town, sa suburb ng Bloberg Strand, at very excited na po, hinihintay namin ang pagdating ni Betsy Medalla at Julian Valencia, ang ating mga bayani, na ngayon ay almost completed na po ang kanilang Robben Island swim. Ito po ay 7.2 kilometers in cold water at may mga pating po dito, pero ganyang kabayani po ang dalawang ating swimmers. Tayong lahat po ay malapit na at magre-rejoice tayo sa pagdating ni na Miss Medalla at Mr. Valencia dito, ang the first Filipinos to do the Robben Island swim. So malapit na po. Go, Betsy! Oh my goodness! The yellow cap. Well, since our successful Robben Island swim in 2014, the first Philippine movement has been quite busy with other projects, namely in the field of arts and culture. But in August this year, we will be embarking on our most challenging and our most ambitious project to date. And this is the English Channel Challenge, which is considered by many people to be the Mount Everest of open water swims. Now, our swimmer, Mr. Ingemar Macarino Bohol, is the finest and possibly the strongest open water swimmer in the Philippines today. And he will attempt to swim from the UK to France, a distance of about 35 kilometers, in slightly chilly water. And the swim will take about 13 to 15 hours, depending on the current and prevailing weather conditions. And he will attempt to become the first Filipino to ever do this historic swim. So this is a very momentous occasion for open water swimming in the Philippines, and we are confident that Mr. Macarine can do the job. Now, we have begun training for this challenge. In fact, Mr. Macarine has been swimming open water swims in the Philippines quite regularly since then. He's also been doing a lot of swimming in Baguio, in the Philippine Military Academy's cold water pool, to get himself used to the cold weather, cold water conditions in the Atlantic Ocean. Starting June this year, we will be in the city of Folkestone in the United Kingdom, where we will be training and where Mr. Macarine will continue his open water acclimatization. As we know, English Channel is quite cold compared to here in the tropics, and he has to get himself ready for this challenge. Now, in this regard, we would like to thank all the people who've helped in this event, especially our principal sponsor, San Miguel Corporation, and its flagship brand, Red Horse Extra Strong Beer. I'd like to invite everyone to join us on this epic journey and to support the first Filipino English Channel swim. Please like us on Facebook, First Filipino International Movement. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang sambayanang Pilipino.